marami nang nagsasabi na parang nagsisisi na sila. Kasi nga, yung cabinet member niya, pag nababanatan, eh siyempre, ang pupulaan yung nag-appoint. Mm-hmm. O, eh, yan ang magiging problema. You remember, sinabi ko sa programang ito, at sinabi ko rin sa column ko, yung kaso ng anak ni Secretary Remulla ay magiging albatros sa kanilang dalawa. Mm-hmm. Whether they like it or not. Kasi, eh, yun ang magiging perception. Ang feeling ng tao, may conflict of interest ka dyan. Oh, rightly or wrongly, that will be the perception. Kaya sinabi ko, may albatros siya, mabigat na ilalagay nila sa balikat nila, mahihirapan sila. At ngayon nga, o yan, nire-raise ni DG Bantag. Mm-hmm. Nire-raise niya yan. Kaya kailangan sagutin mo yan eh. Hindi ba pwedeng hindi. Pati yung paggamit niya ng marijuana, nire-raise din ni DG Bantag. Marami siyang nire-raise eh. Yung pagtakbo niya, marami siyang nire-raise. And you have to respond to that. Eh kasi kung ako yun, I will respond to that. Napakabigat ng accusation, lalo na if you're a Justice Secretary tapos sasabihin that you're a gumagamit ng illegal na droga at that's a serious allegation. Mahirap yung sasabihin mo na hindi kita papatulan, Secretary Boyeng, patulan mo. You have to respond really for your own good. Mm-hmm. Para patas ang laban ninyo.